Kung napansin nyo po sa unaan ng ating video, binalasbasan muna natin ng liha gamit ng ating vibrator para pantayin yung mga niya, yung mga dugtungan. Katulad po nito, hindi naman talaga sure yan na magpapantay. Binabalasbasan muna namin siya ng vibrator, ito po, para pantayin yung mga niya, yung mga baku-baku, lalo na sa mga dugtungan natin. So kung mapapansin nyo po, lahat po ito ay pinaluwangan po namin yung mga natin, litaw na yung litaw yung metal faring sa loob. Yan. Maluwang po yan, nasa 0.4 po. So ganito po yung preparation na ginagawa namin pag kami po yung nagpipintura. So ito po, ready na for masilya. Lahat din po ito, napaluwangan po lahat yung kanya. Yung dugtungan. Ayan, maluluwang po yan, nasa 0.4 po. Litaw yung mga metal paring. Isang mapagpalang araw ulit mga idol, at magandang araw po sa lahat. So napakaganda po ng feedback na natanggap natin sa first vlog natin dito ukol sa preparation natin ng pagpipintura. Maraming salamat po sa magandang feedback sa ating mga viewers ukol sa mga materials na pwede nating gamitin sa in preparation po sa pagpipintura. Lipin na natin kung ano na yung ginagawa ng tropa. Ano po? So katulad po ng sinabi ko nung first vlog natin ay full batak po itong natin. Mamasilyan po namin ito ng buo. Yan, so nakapagsimula na kami dito sa living area, dito sa may bended type. Ito po. Nabatakan na po ito. Namasilyan na rin po dito sa may living area nila. So nandito na yung nagmamasilya sa may room 1. At grind na rin po dito sa room 2. Dito po. Papasok po dito sa sa dining and kitchen, na pag-grind na rin po natin yung mga rivet niya na nakalitaw. Yan. At papasok po dito sa master's bedroom ay napasimulan na rin po natin i-grind po ito. So yung gamit nating masilya pambatak ay wall putty lamang po ito po. Wala na po kaming hinalo dyan. So, wall putty po. Yan. So, silipin lang natin itong fiber cement board. Ano po kung bakit kailangan na batak sarado yung masilya ng fiber board. Kung mapapansin nyo po itong surface ng fiber board, medyo textured siya. Kaya kung halimbawa nga first coat lang tayo dito ay mahahalata yung natin yung pagka textured ng fiber board. Kaya mas maganda yung quality ng pagkapintura kung halimbawa pong batak sarado yung gagawin natin. Pero nakadepende pa rin naman po sa kagustuhan ng magpapagawa. Kung halimbawa gusto niya yung ganitong. So pag batak sarado po kasi, tatakpan niya ito lahat. Babatakan natin ito ng masilya. Hindi na po mapapansin yung texture niya. Yung reflect po ng ilaw, pag nagpailaw po sila, mas maganda po at mas quality. Kaya ganun po yung mga pinipinturahan po namin ay
alos sa pagsarado lahat. Pero nakadepende pa rin po, gaya po ng sinabi ko kanina, nakadepende pa rin po sa gusto ng may-ari kung gusto niyang batak sarado. Pero dito sa project po namin na ito, ay batak sarado po yung gagawin namin katulad po ito na ano na natin, napatakan na po natin. So ganito yung paraan na ginagawa pa namin sa preparation. Pinapamasilyan na po natin lahat. Saka natin na ililipat yung iba sa kasama na natin dito at papaliha. Pagkatapos sa lihain, nakita nyo naman po sa unahan ng ating video, pinapapunasan natin, pinapabugaan bago natin masilyahan. So ito, pinagpagan po natin, tinanggal yung alikabok at pinabugaan po natin ito ng gamit yung pang spray. At dala-dala po namin yung mga gamit namin na nanggaling sa kabilang project. Yan po. So, at hapon na naman. Sana subaybayan nyo po yung mga yung mga kulay na gagamitin natin dito. Subaybayan nyo po yung outcome. Halos sa puro gray and white po dito sa upper ceiling niya, itong cove ay gray po. Ito, yun po yung gusto ng may-ari. Sa atin lamang po na nagpipintura ay nagsasuggest lang tayo. Pero yung masusunod sa kulay ay yung may-ari pa rin po. So halos may prepare na natin lahat. Halos sa na masilya na rin po yung room 1 and room 2 saka living area and receiving area. So bukas nandito na tayo sa may kitchen. Batakan na rin siguro natin lahat ito bukas itong dalawang kwarto. So yan po muna yung update natin dito sa ating project dito sa Barangay Nagbitin na Villaverde, Nueva Vizcaya. Maka gusto mong pasalamat sa nag-sponsor sa Jollibee natin kanina po. Ay maraming salamat po kay Boss Madjin sa pagbigay ng Jolly Burger. Jolly Burger. Maraming salamat, boss. So, nandiyan po. Dito muna natin tatapusin yung video natin ngayong araw. Maraming salamat ulit sa nagbigay ng feedback sa ating first video dito ukol sa preparation ng ating ginagawang pagpipindura. So, God bless po sa ating lahat at lagi po tayong mag-ingat.